Okay, good morning, good morning, good morning. Magandang, 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 magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sabado na naman, ho. Ngayon po ay July 27, 2019. Siyempre, isang oras na naman po tayo magsasama-sama sa ating balatuntunang issue balita. Mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At kasama po natin si Miss Chris Mago. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanonood at nakikinig dyan. Okay. Mga kaibigan, ngayon pong araw na ito ay napakarami po nating tatalakayan, ano? Siyempre kung ano po yung mga napapanahong issue at mga maiinit na balita. At magandang-magandang umaga nga pala mga kaibigan, doon po sa ating mga kababayan, dito po sa Batangas, sa lalawigan ng Batangas, oh. At sa lahat po ng mga naaabot na ating programa. At siyempre mga kaibigan, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, live, worldwide po kasi tayong napapanood. Siyempre, naka-live po tayo sa Facebook. At tayo po siyempre ay napapakinggan, no? Sa J101.5 FM, The Big Radio. At mga kaibigan, napakarami pong mga balita ngayon na maraming natutuwa, marami rin naman pong nalulungkot, ano? Sapagkat isa pong mainit na pinag-uusapan ngayon, mga kaibigan, ay ang binigay pong babala ng palasyo na huwag muna ng luto. STL kasunod ng stoppage order ni Pangulong Duterte. Samantala mga kaibigan, pinayuhan po ngayon ng Malacañang ang lahat ng mga mananaya sa luto. Small Town Lottery o STL, ano? At iba pang mga gaming scheme sa ilalim po ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Na huwag muna pong tumaya, oh, simula ngayong araw na ito mga kaibigan. Kaya doon sa mga ano ha, yung mga nagpaplano pang tumaya ay binibigyan na po muna ng babala. Binibigyan na po namin kayo ng payo na huwag na po muna kayong tumaya, ho. Sapagkat ito po ay pinatitigil na. Ito mga kaibigan ay kasunod ng direktiba kagabi ni Pangulong Duterte na itigil lahat ng uri ng laro o sugal sa ilalim ng PCSO dahil po sa korupsyon. Alam nyo mga kaibigan, sa totoo lang, ang nakikinabang po kasi rito ay yung talagang yung mga talagang dati nang mapipera. Yung talagang malakas kumita. At sinabi po ni Presidential Spokesman na Salvador Panelo, hindi pa masasabi kung hanggang kailan ang utos na ito ni Pangulong Duterte. Kaya mas mabuting huwag na munang tumaya. Yan po ang sabi ng ating pong spokesman
ang presidential spokesman Salvador Panelo, kaya binababala, binigyan po ng babala ang ating mga kababayan na huwag nang po munang tumaya. At ayon pa po kay Secretary Panelo, labis ang pagkadismaya ni Pangulong Duterte dahil sa ginawa ng gatasan ng mga tiwaling opisyal ng PCSO ang mga nasabing laro. At iginiit po mga kaibigan ni Secretary Panelo na mas malaki na kasi ang ninanakaw na pera kaysa sa dapat ay kinikita ng gobyerno. O yan ang sinasabi ko mga kaibigan. No? Alam nyo mga kaibigan, ang iba natin mga kababayan kaya tumataya sa loto at tumataya po sa mga ganitong legal na sugal dahil inaakala nila kasi na nakakatulong tayo sa mga mahihirap. Inaakala kasi natin na ang mga kinikita rito ay napupunta po doon sa mga mahihirap nating mga kababayan. O paano ngayon? Na-discover na. Na-discover na po na ang mga kumikita lamang ay yung mga matataas na opisyales sa PCSO at siyempre sa mga probinsya, sino-sino ang mga kumikita. Napakarami po niyan, ho. Kaya kung hihimayin natin mga kaibigan, maraming malulungkot sa nangyaring ito. Unang-una po dyan, malulungkot po dyan yung mga ganun ng negosyo. Malulungkot po dyan yung mga nangungurap sa ganitong larangan. Marami po dyan ang malulungkot pa rin lahat po ng mga nakikinabang. Pero ang mga taong bayan mga kaibigan, siyempre natutuwa. Bakit? Kasi, siyempre, pambili na lang nila ng bigas, itinataya pa sa loto, at itinataya pa sa ibang sugal, dahil ito po ay akala nila legal at napupunta nga sa mga mahihirap nating kababayan. Ngunit, ha? Ngayong natuklasan na, ay di ba nakakatuwa? Kasi, kahit pa paano, ang ating mga kababayan ngayon ay namumulat na ang mga mata. Alam na natin kung saan ang napupunta ang milyon-milyong pera na kinikita sa mga nasabing laro. O, baka may idadagdag ka, partner? Partner, ang ano dyan ay nagbabaka sakali sila, tama? Nagbabaka sakali sila na tatama sila sa loto, ganyan. Correct. Pero ang totoo, sa pagbabaka sakali nila, yung pambili nila ng bigas, yan. Unahin na lang muna natin yung ano, yung pangangailangan natin kasi minsan din ako tumataya, partner. Nagbabaka sakali ako dati. Pero na-realize ko ano, yung itataya ko pala kung iipunin ko eh, dahil pa din nanalo. Abay, totoo yan. Tsaka isa pa. Kaya isa pa ito, partner. Wait lang. Yung sa wedding. Di ba may kikilala ako dyan eh. Talaga ang lakas tumaya. Halos sa isang bola lang, sa umaga, sa tanghali, sa hapon. Tatlong bola yan, partner, di ba? Totoo. So, ang minsan, 300 siya. Minsan nga, umabot pa ng isang taya lang, 200. So, di naman tumatama hanggang sa nabaon na sa utang. Ngayon, kung iipunin yun, tama dahil, yung sinabi mo. Para na rin tumama. Nanalo. Oo, partner. Pero, ang ganito na lang nangyari. So, yung itinataya ko, iniipon ko, partner, abay, nanalo nga ako. Abay, yun ang sinasabing, totoong ano, tama ka ro. Talagang tumama ka. Oh, partner, kasi sa isang linggo, kung tataya ka ng ano, tataya ka ng 300 isang... Araw? Oo. Daig mo pa ano dun ah, para kang tumama din ng, kasi minsan ang taya ng mga tao ay... Ang lalaki. Malalaki talaga, partner. Minsan nga, talagang habit na nila yun. Kahit hindi na maligo, wala nang pan-shampoo. Tataya pa yan sa wedding. Di ba, partner? May mga ganun. Yan ang sinasabi natin. Partner, addict palang tawag dun. Addict na sa sugal. Ayun. Yun ang sinasabi natin. At saka isa pa,
ito pong STL na ito, bagamat ito po ay legal, sa totoo lang, ito po yung nagiging front lamang. Ha? Siguro naman, alam na alam ninyo, mga kaibigan, may STL nga, pero nandun pa rin po, nakaipit yung mga lastillas nila sa sa huweteng. So, ibig sabihin, front lang po. Yun lang po yung pabalat nila, yung STL. Pero ang nasa ilalim ay mga numero ng huweteng. So, yun. Mas maganda po itong na-discovering ito. Sapagkat talagang, doon natin mapapalakpakan, ano? Doon natin mapapalakpakan. Yan, sinasabi nga po. Pinalakpakan na. Yan. Doon po natin mapapalakpakan ang ating Pangulo. Sapagkat, siya po ay kapag nagsalita, ginagawa, partner. Tinututuo. Di ba? Hindi nang bubula. Tsaka ito, katulad nito, yung ginawang ito, yung mga kababayan natin, imbis na napapag-hati-hatian ng mga opisyal ng PCS o yung kanilang itinataya, maiipo na nila. So, yung mga pambaon ng mga bata, kahit pa paano, siyempre, malaking bagay kasi na itong mga estudyante ay may baon. No? Kung ang magulang kasi ay mahilig tumaya sa huweteng at sa STL, sa luto, minsan kawawa naman yung bata. Tama, partner, kasi mayroong... Kaprasong-kapraso na lang yung napapabaon sa kanila. Thank you, sir. Ayun. Kaya ibig sabihin, napakabait talaga ng aming boss. Sipin mo, boss, nagtitimpla ng kape. Siya pa yung nagsiserve. Sir, thank you. Yan ang sinasabi ko. Kaya ang ating bossing ay isa rin sa pwedeng palakpakan. Yan, mga kaibigan, ang sinasabi natin. Si Pangulong Duterte kasi, may isang salita, bagamat maraming bumabati ko sa kanya, mga kaibigan, pero pansinin naman po ninyo kung ano yung mga nagagawa. Tsaka yung mga bumabatikos, pansinin po ninyo, walang ibang ginagawa kundi magngangas-ngas. Pero pansinin mo kung anong nagagawa niya. Alam ba, isang senador, hindi na lang natin papangalanan. Panay ang puna, panay ang bomba, panay ang batikos. Pero kung titignan mo, mga kaibigan, kung anong ginagawa niya, ay talagang masusuka ka. Kasi talagang nakakasawa na eh. Walang ibang ginawa kundi mambatikos, manguntra, samantalang ito namang mama, itong ating Pangulo, alam nyo, sa totoo lang, ang mga Pangulo na naging Pangulo ng ating Pilipinas, alam mo, isa sa hinangaan ko dito, Chris, si Pangulong Marcos. Ito yung isa sa magaling ding presidente. Ngayon, ang nakita kong pangalawa at siguro baka mahigitan pa ay itong si Pangulong Digong. Di ba? Kayo na po ang maghusga, mga kaibigan, no? Kasi kita niyo naman ang mga proyekto niya. At saka yung mga kasamahan niya, kahit kasamahan, binibigyan ng babala. Na kapag kayo ay nangako, dapat ituloy niyo at dapat bigyan nyo ng katuparan para hindi kayo masira sa tao. Di ba, tama, Chris? Tama, partner. Yan ang sinasabi natin. Pero isa pa, partner, ang ano ko lang dyan eh. Kung, di ba, ang kandidato pag nangangampanya, daming pangako. Totoo. Abay, yung iba hindi naman ginagawa. Kaya nga, yung mga pangakong napapako lang. Oo. Oo. Kaya yung iba, kapag ginagawa, yung iba nagagalit. Pero sa totoo lang, Chris, ang ating mga kababayan ngayon, mulat na ang mata. Sa susunod, kung sino yung mga kandidato na magaling lang mangako, tsak na dapat, hindi na makatikim ng buto yan. Diba? Oh, partner, ang ano naman natin dapat magising na sa katotohanan na pwede namang subukan, pero wag na natin paulit-ulitin. Diba? Yung iba Correct ka dyan. Subok na uulitin ba? Pwede namang
Kasi minsan tayo partner, yung ang sarap kaya yung pinapangakuan. Oo. Masarap pangakuan, pero nakakaasar kung hindi rin lang naman natutupad yung pinapangako. Pero wag mo kalilimutan, partner, uulit yan. Pag umulit yan, aba, dyan mo nagantihan. Ay, wag mo nang iloklok. Di ka. Yun na nga sinasabi ko sa'yo, partner. Na dapat ay, sige, hayaan mo at... Gigisingin natin ating mga kabayan. Bago mag-eleksyon, papaalalahanan natin sila. Para kahit papano, hindi na muling magkamali. Pero doon sa mga katulad nila, yon, ito, isa sa pinupuri ko, no? Dahil nakikita naman natin, ako naman kasi, mga kaibigan, bihira naman akong bumilib sa tao. Bihira naman akong umidolo. O ito si Isko Moreno. Isang magaling din ito, ano? Mukhang gustong sundan din yung ginagawa ni Pangulong Duterte. Na kapag siya ay nangako, talagang gumagawa. Minsan wala nga doon sa pangako niya sa pangangampa niya, pero marami siyang ginagawa ngayon, di ba? Oh, partner. Katulad ng sa EDSA, ay sa ano, hindi sa Baclaran nga pala, ano, partner? Sa Baclaran, yung maganda ng Baclaran, kasi naabutan ko dyan kung hindi ko lang pala na ano. Diyan kasi sa Baclaran, minsan, nung ako'y magdu-Dubai, ako'y siyempre, yung nag-part-time, alam mo naman ako, kilala mo ako, hindi ako mapakali sa isang bagay, talagang gusto ko kumikita. So, nag-sales lady ako dyan. Yung tipong papunta ka pa lang, parang gabi na. Pawis na pawis ka na, kasi paglalakad mo pa lang, siksi ka na. Okay. Ang baho. Babalikan natin yan, Chris, ang ating tinatalakay, ano? At mga kaibigan, kami po ay magbabalik. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Okay, mga kaibigan, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. Ang oras po natin, mga kaibigan, sa buong kapuluan, mayroon na po tayong 34 minutos makalipas ang alas 9 ng umaga. Okay, mga kaibigan, bago nga pala natin pagpatuloy ang ating mga tinatalakay, ipinaabot po natin, mga kaibigan, ang pakikiramay sa ating kasamahan na si Private Edison Javier, na ito po ay taga Barangay Daneo, Victoria, Laguna. Siya po ay isang kagawad ng barangay, at the same time siya po ay isa pong kagawad pa rin ng Philippine Army Reserve Command. At siyempre nakikiramay po tayo, pinaabot po natin sa pamilya ng mga naiwan ang aming pong pakikiramay mula po sa ating himpilan, no, sa J101.5, at siyempre dito po sa ating palatuntunang issue balita. Sampo ng ating mga kasama, ho. At mga kaibigan, sinasaluduhan po natin ang kagitingan at ang mga ginawang serbisyo ng ating kumpare, si Major Jeff Muega, sapagkat siya po ang nag-asikaso ng burol ng ating kasamahan. Wow, alam niyo, mga kaibigan, parang opisyal ang dating nito ng ating kasama, sapagkat lahat po ng mga pagkilala
ay nangyari po dito sa ating kasamahan. Although siya ay isang private lamang, pero napakaganda po ng ginawang libing. No? Kahapon po siya, nung makalwa po siya inilibing, at talaga namang kahit papano, wala po tayong masabi. Talagang ang pamilya ay napakalaki po ng pasasalamat sa ating kumparing Jop Muega. Sapagkat talagang siya po ang nag-asikaso sa lahat ng mga bagay na dapat ibigay doon sa ating kasamahan. At siyempre, pinaaabot din po natin mga kaibigan ang pasasalamat. Siyempre. At kung sakali ay doon po sa tawag dito. Doon po sa ating tawag dito sa kasama natin si Private Edison Javier, no? Na sa ngayon po ay siyempre wala na siya. Marami pong parangal ang binigay doon sa ating kasama. At siyempre sa pamamagitan din po siyempre ng ating yan nga ni Major Muega. At siyempre yung mga matataas na opisyales ng ating Reserve Command, no? Siyempre si XO Lieutenant Galino. At siyempre ang inyong pong lingkod ay siyempre nakaalalay din. At siyempre ang Group Commander po ng Port RCGG, si Colonel Anastasio Sarsadilla. Siya, at siyempre po yung ARISCOM natin si General Langob. Sila po yung mga dahilan kung paano po napaganda ang libing ng ating kasamahan. Kaya sa lahat po ng tumulong at sumuporta, maraming maraming po, salamat po sa inyo ho. At sa grupo po ng Team Makisig. Sa Team Makisig, maraming salamat sa inyo ha. Dahil kayo ay hindi nagpabaya, hindi nyo iniwan ang ating kasamahan. Talagang full support kayo. Kaya saludo ako sa inyo. At doon po sa naiwan, sa pamilya po ng namayapa nating kasamahan, nakikiramay po kami ho. Mga kaibigan, magbabasa na po tayo mga kaibigan ng mga text mula po sa ating mga listeners. Miss Chris, pakibasa mo muna yung mga text ng ating mga kababayan. Ito partner. Sir Dan, nakinig at nanood po ako sa inyong programa noong Sabado tungkol po kay Isko Moreno. Moreno, ngayon po ay pinirmahan na niya ang allowance para sa para po kay Isko Moreno. Ngayon po ay pinirmahan na ano ba yun? Teka, wait lang partner. Okay. Mga kaibigan, isa pong sinasabi ng ating ng ating texter, no? Yung pong last Saturday kasi ay tinalakay rin po natin yung pong mga ginagawa ni Isko Moreno. Siguro yan yung sinasabi niya yung tungkol doon sa sabi ko nga kung bakit yung mga gumagawa ng mabuti, gumagawa ng para sa bayan, yun yung mga maraming galit at marami pang mga detrit. Yun siguro, no? Yes, partner, pero yung sa kanya is pinirmahan niya yung allowance para sa mga senior citizen, students, PWD, solo parents, yun sa grade 12 students. Ayun. Yun po yung sinasabi naman niya, tungkol naman po doon sa yung pong pinirmahan, bagong pinirmahan ni Mayor Isko Moreno, ay yung pong pagbibigay ng allowance sa mga senior citizens at doon po sa may mga kapansanan sa mga solo parent. Yes, partner.
Tama, tama. Yun yung sinasabi niya. At hindi lang yun, mga kaibigan. Pati tapos sa estudyante. Sa, yes, partner. At saka sa, ano, sa, students. Sa mga kapansanan din. Mm. Sa mga grade 12 students. Yes. Yun, kasama rin yun sa tatanggap. O sige, sinong nagpadala? Galing sinong kay, nag-text? Galing kay Sonia Gomez ng Tansa, Cavite. Ah, okay. Maraming salamat po. Ginang Sonia Gomez ng Tansa, Cavite. Ho. Alam nyo mga kaibigan, ang issue balita po ay tumatanggap ng mga text at tawag mula sa inyo para kung ano man po yung mga inyong suhestyon, mga reaction, mga panawagan, ay pwede po kayong tumawag sa aming himpilan. No? At siyempre, Miss Chris, pakibigay mo nga yung number natin. 0912-411-2285. Okay. At saka yung 0946-055-2296. Ah, okay. Mm. Yan po yung mga po pwede nyong i-text, mga kaibigan, ha? Yan po yung mga po pwede nyong tawagan kung ano mga problema nyo sa inyong kapaligiran at doon po sa inyong mga lugar. Huwag po kayong mag-atubili, ha? Para sa ganoon, malaman po ng ating mga kababayan yan at ang kinaukulan, ha? At saka partner, meron pa. Oh, may sige, nag-text go pa. Ahead. Ito matagumpay na sona ni Pangurong Digong Duterte. Mm. Ano po ang reaksyon ng nakakarami sa kanyang mga talumpati? From Paterno mula kay Paterno Villanueva ng Lopez Quezon. Ayun. Alam nyo, kung ako tatanungin, siyempre may iba't ibang reaksyon ng mga nakinig at nanood doon sa sona ng Pangulong Duterte, no? Siyempre, yung mga kalaban, maraming pupuna. Ibig sabihin, marami silang iisipin na hindi maganda para doon sa binigay na sona ng ating Pangulo. Pero kung ako tatanungin mga kaibigan, napakaganda po ng naging matagumpay kasi yung sona niya. Pangalawa, yung mga sinabi niya ay talaga namang mga nangyari. At marami nga siyang sinabi na hindi ano eh. Ibig sabihin, marami siyang hindi sinabi na ginagawa niya ngayon. O, tulad na lang itong STL na ito. Yung mga sugal partner, dapat naman talagang sugbuin yan eh. Diba? Kasi yung iba, wala nang pambili ng bigas pero pang taya meron pa. Yun nga sinasabi natin. Kaya ito, malaking bagay ito. Makakaipon na yung mga kababayan nating mga mahihirap. Dahil yun nga, sinasabi nga natin kanina, kaya sila itumataya dahil sa pag-aakala na yung di bali akong matalo, di bali akong hindi manalo dahil na itutulong naman pala ng PCSO sa mga mahihirap. Pero partner, ang pinaka-proon doon ay umaasang tatama. At saka isa pa, yung pala naman ay ang nakikinabanga ng malaki ay yung mga opisyal ng PCSO. At iba pang mga, yung mga nasa probinsya, alam naman natin kung sino mga nakikinabang dyan. Kaya malaking bagay po, ha? Napakarami pong sinabi ni ng ating Pangulong Duterte na lahat naman po ay tama. Lahat naman po ay talagang ginawa nila. Kaya alam nyo, si Pangulong Duterte mga kaibigan, makakuha lang ito ng mga tunay na kasama. Eh talagang gaganda ang ating bansa. Talagang kailangan lang niya mga kasama na susuporta sa kanyang mga programa. No? Kaya 'yon. Miss Chris, baka may mga ano, may mga text pa. May isa pa partner. Ito ay para naman sa ito, marami ako dito masasabi. So, Sir Dan, pwede po bang pakitalakay ninyo sa inyong programa ang mga maling paggamit ng Facebook ng iba sa ating mga kababayan? Tulad po ng mga paglalagay ng mga kabastusan, paggamit ng iba't ibang profile at pag-upload ng mga walang kabuluhang bagay. Kabagay-bagay. Mula kay Aldin Luda.
Oh, well, partner, ako unahan na kita. Hmm. Tungkol sa paggamit ng Facebook, anyway, alam mo naman, araw-araw ako nag-Facebook at yan na nga aking ginagawa. So, para sa akin, ang dami talagang naglalagay ng kung ano-anong klase ng sa Facebook. Isipin mo na lang, minsan may sipon. Hmm. Ina-upload pa yan, partner. Digi, parang sa naglagay, ikatuwaan. Pero sa mga nakakakita is, hindi na maganda yan. At pangalawa, ito yun ha, yung paggamit ng account natin, wag naman po tayong mag-ano. Kasi nung nakaraan, partner, ito din ha. Apat yung Facebook, lahat i-add sa'yo. Tama ba? Na tama ba yung ganun? Yung apat na yung account mo, lahat i-add mo yung isang tao? Minsan nakakaano ko eh, akala mo ang dami-dami mong friends, yung pala isang tao lang din naman. Tsaka yung paggamit ng, eto ha, yung gumagamit ng fake account. Ayan, gumagamit ng maraming fake account tapos mambash ng ibang tao. So para sa akin, partner, is hindi siya maganda. Hindi maganda sa atin yung gumagamit ng hindi naman tama. Ang Facebook, ginamit niyan para... Ang ganda ng Facebook kasi kahit yung mga kamag-anak mong malayo, parang nakikita mo na. Yung hindi mo nakikita, makikita mo. Tama ba, partner? Okay, okay. Tapos yung medyo wala na kayong communication, dyan makikita mo rin. Pero kadalasan sa atin, hindi na nagagawan tama yung Facebook. Yung iba din, halimbawa, problema mo sa sarili mo, tama ba yung i-share mo sa kapwa mo? Para sa akin, partner, hindi siya maganda. Okay. Chris, babalikan natin tinatalakay natin yan. Papasokin po muna natin, mga kaibigan, ang pag-ulat mula sa labas ng himpilan, no? Ha? Elliptical Road sa Quezon City, nagkaroon ng road reblocking ngayong weekend. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang pag-ulat mula sa ating issue balita patrol number 1, Ness Abrera. Ness, good morning. Inabisuhan ng Metropolitan Development Authority o MMDA ang mga motorista na kukumpunihin ang elliptical road sa Quezon City ngayong weekend upang matugunan ang matagal ng problema sa baha sa lugar. Ang flood control measure ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay kabilang sa pagsasaayos ng elevation o pagtataas ng gitnang bahagi ng kalsada na makakaapekto sa limang lanes na karaniwang nakakararanas ng baha sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. Sinabi ni MMDA General Manager Jojo Garcia na ang pagkukumpuni ay gagawin lamang sa isang lane kada segment upang tiyakin na mananatiling madadaanan ng mga motorista ang 2 kilometrong road about. Mula dito sa labas ng himpilan, Radio Patrol number 1 ang issue balita, nagre-report Ness Abrera. Okay, maraming salamat sa iyo, issue balita patrol number 1. Alam niyo, mga kaibigan, itong text sa atin ng ating mga kababayan natin, no? Tulad ng sa Facebook, napakarami kasi ng ano diyan. Totoo 'yun. Kaya itong Facebook, mga kaibigan, napakalaking bagay po nito. Napakaganda sana. Kaya lang, conforme sa paggamit, no? Oo, partner. Ang dami kasing ano. Mukhang sinasalaula kasi nung iba eh. Diba? Oo, sinasalaula. Kaya ako, partner, nung nagtanggal ako ng mga prints, pag apat ang account mo, inuubos ko na tinatanggal, pinagluloko mo ko eh. Ganon. Kasi minsan, parang ano, yung iba ay laro-laro na lang yung Facebook. Pero sa totoo lang, ang gandang gamitin ng Facebook eh. Pwede mong hanapin yung hindi mo na nakikita, makikita mo na dyan. Correct. Sa negosyo, partner, maganda din gamitin yung Facebook natin. Sa tama lang ha, wag na sa pang-i-scam kasi yari tayo dyan kay Digong. Malapit na yan. Hindi, tsaka ano, payo natin doon sa ating mga kababayan. No? Ang Facebook po ay talagang malaking tulong sa atin. No? Malaking tulong para sa ating pamilya, malaking tulong para sa ating mga kaibigan. Paano natin na natutuklasan kung nasaan sila, ano? I-search mo lang sa Facebook, talagang malulukit mo. May ano, may Google na ngayon eh, kung may ano kang hindi masagot-sagot, Google mo na din, 'di ba? Kaya nga. So maganda yung Facebook. Ibig sabihin, ayusin naman po natin ang paggamit ng Facebook, no? Huwag po tayong gagamit ng tsaka yung iba, nakikita ko,
ang kanilang profile, yung background ng profile nila, minsan tiyan, no? Minsan eh andun yung mga nguso lang, di ba? Mata. Yes, partner. No. So, ang pangit. Hmm. Ang pangit, partner, kaya minsan sa totoo lang, partner, ah. Hmm. Hindi ako tumatanggap ng mga ganun, yung katulad ng Pokemon, ng si Sakuragi, ang profile. Tinatanggal ko na yan, partner. Alam mo kung bakit? Hindi naman yan si Sakuragi, tama ba? Minsan Dragon Ball. Tama ba yun? So minsan, pasensya na kayo ha, yung mga nag-a-add sa akin na medyo, ano yung hindi maganda yung profile natin, pagpasensyaan nyo na ako. At hindi ako tumatanggap at tinatanggal ko na yan ngayon. So maging professional po tayo paggamit ng Facebook. Yan. Kaya kinakailangan po kung gagamit kayo ng Facebook, ay iayos po natin, no? Sayang naman kapag ito'y tinanggal, eh marami pong maapektuhan. Tsaka yung mga gumagamit po ng iba't ibang mga profile, ibig sabihin noon, hindi kayo legal. Hindi kayo maayos na tao pag gumamit kayo ng iba't iba na mga profile, no? Yung mga picture, hindi po kayo maayos na tao kung sakaling gagamit kayo. Sapagkat may mukha naman tayo, di ba? May mukha naman tayo para ilagay doon. Eh? Para kahit papano, ibig sabihin, legal kayong gumagamit at kayo ay seryoso sa paggamit ng ano. At saka ito pa, partner, ha? Yung kabastusan sa ano, sa Facebook. Huwag naman po nating babuyin yung ano, yung Facebook. Kasi yan diniscover yan para mahanap natin yung mga kamag-anak natin din na nakikita, ganyan. Kasi maganda yan eh. So, kahit medyo malapit lang, nandyan din. Pero para sa akin, huwag po natin babuyin ang anong Facebook. Huwag po natin yung, gamitin po natin ang tama, yun lang. Okay. Mga kaibigan, pakinggan po naman natin ang pag-uulat pa rin mula sa labas ng ating himpilan. Buwis para sa mga gamot. Para po sa mga mental health, yung may mga problema sa kapansanan sa pag-iisip, ay ipinaalis na. Mga kaibigan, ang detalye sa pag-uulat po ng ating issue balita, Patrol number 7, Joel Abrera. Joel, come in. Nais ni Senador Francis Pangilinan na tanggalan ng value-added tax ang mga gamot para sa mga kapansanan sa pag-iisip. Hindi aniya sa klaw ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth ang nabanggit na uri ng mga gamot. Kapag sa batas ng Mental Health Act, inikilala ng agarang mga pangangailangan ng mga Pilipinong may mental health condition sa ikalidad na tulad ng medikal. Mahalaga na mapaabot sa kanila ang abot kayang mga gamot para sa kanilang karamdaman. Ang bahagi ng Senate Bill number 258 ay nang nasabing senador ay kahuling ulat ng Philippine Statistics ay ang mental health ay ang ikatlong may pinakamaraming karamdaman sa bansa. Mula dito sa Kabikulan, ito si Issue Patrol number 7, Joel Abrera, nagbabalita. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 7, Joel Abrera. At magandang balita 'yan, Chris, no? Sapagkat katulad niyan, kung maaalis nga naman yung tax diyan, no? So ibig sabihin mumura ang gamot, no? Alam naman natin yung mga kababayan nating may mga kamag-anak na kasi ito may mga kapansanan sa pag-iisip po, may mga sakit sa pag-iisip. Siyempre, sila wala nang problema. Yung pamilya nito, di ba? Yeah, tama, partner. Kaya kahit paano, malaking tulong po 'yan, no? Malaking tulong din sa ating mga kababayan na kung sakali ay magmura na. Siyempre, kung wala nang tax, aalisin ang tax sa gamot. Natural, magiging mura na ang presyo ng gamot, no? O, kasi partner, meron dyan hindi na nakakabili ng gamot, oh. So, sakaling mura na yan, makakabili na sila, tama ba? Kasi hindi naman lahat ng tao yung may pambili. At saka yung maintenance, di ba? Kasi, katulad nito, yung may mga kapansanan sa pag-iisip, yan po ay pang matagalang gamutan po yan, no? Lifetime na yan, partner. Ngayon, siyempre, mahal yan. Kaya kawawa naman yung mga pamilya niya. No? Na siyempre sila yung tumataguyod para mapagamot yung may kapansanan sa pag-iisip ng mga kamag-anak nila, no? Kaya malaking bagay po 'yan, no? Kung doon sa yung tungkol doon sa report ni Joel, no? Doon sa sinasabi natin yung tungkol doon sa partner, yung sa Facebook, no?
payo na lang natin sa ating mga kababayan na dapat po ay maging ano tayo, maging maayos tayong gumamit ng Facebook sapagkat kahit papano ay malaking tulong po yan sa atin. At saka kahit papano, kung gagamitin po natin ng tama, mananatiling may Facebook tayo. Pero pagka, yun, katulad nito, minsan sinasamahan pa yun, may mga bold pa dyan, may mga, kaya kinakailangan po ay ano, tumulong na po tayo kung paano natin masasawa tayo itong mga ito. Tsaka wag natin to tolerate yung mga nanggu-good time, tsaka yung makikipag-good time man din tayo sa Facebook. Kaya dumadami. Ang pangit nga na ganito, partner. Meron na ang pangit na yung ipinost, isi-share pa, ano kaya yun? Alam mo, partner, yung Facebook, nagre-reflect yan kung anong klase kang tao. Minsan, nagiging, kung salaula ka sa labas, nagiging salaula ka din sa Facebook. Kasi, di ba, ang dami-daming tao na wala namang magmatinong ginawa, hindi magtrabaho ka na lang, magnegosyo ka. PM mo ko, tulungan kita sa negosyo kasi ako yung taong... At saka, Chris, yung ang iba, kahit yung mga, halimbawa, ang ulam nila ay... gulay, tuyo. Okay lang naman yun, partner. Okay lang yun. Ina-upload pa rin. Hindi, partner, okay lang yun. Ang hindi maganda para sa akin, yung sipon. Alam mo yung uhog, ang haba-haba na niyan. Minsan nga, butas yung short. Kita na yung, alam mo yung dapat na makita. Pipicturan, tapos i-upload pa yan. Ano kaya kung yung nakakagawa ng maganda yung i-post natin, ganyan, yung mga inspiring na... Hindi, yun naman talaga ang dapat. Yung mga makakatulong sa atin, ano? Oh, pero yung iba kasi talagang sa laula eh. Payuhan na lang natin yung ating mga kababayan na sana ay huwag naman nating gamitin sa hindi maganda ang Facebook, ano? So, yun po, yung text ni, ano ha, ni Aldrin Ludana. Yun po yung sagot namin. At maraming salamat po dun sa mga katulad nyo na nagbibigay po ng mga bagay na napupunan nyo na pwede nating talakayin, ano? Kahit papano eh. Tayo naman eh bukas para sa mga ano. May mga kabuluhan lang, partner. Ayun. Kaya kinakailangan, kung gagamit po tayo ng Facebook, talagang yun po ang dapat natin gawin. No? Gamitin natin sa tama para kahit papano manatili ang Facebook at kahit papano ay makatulong talaga sa atin, no? Kaya kung sakali halimbawa kayo ay may plano pang mag-Facebook, yung mukha na po natin ang lagay natin sa profile para kahit papano unang-una makilalang kayo na ngayon. Hindi yung minsan puwit ilalagay, di ba? Minsan paa. Hindi maganda pag gaganon. Minsan partner, katawan lang walang ulo. May ganun ba yun? Yun na nga. Yun ang ano, kumbaga ibig sabihin, pinaabot natin sa ating mga kababayan na sana naman ay wag naman ganon. No? Kaya kung sino sa inyo yung mga may mga ano, may mga accounts na ang mga nasa profile ay mga ganon, pakitanggal na lang po, no? Baguhin na po nyo. Pinakamaganda po dyan, ilagay na po ninyo yung totoong kayo, ha? Dahil lahat naman po tayo ay may mga mukha, ibig sabihin legal tayong gumagamit ng Facebook pagka ganon. Pero kung ang ilalagay natin ay iba't ibang picture, ibig sabihin po noon hindi kayo gagawa ng maganda, no? May ibig sabihin may tinatago kayo. Yan. Kaya okay. Mga kaibigan, papasukin pa rin po natin ang pag-uulat mula pa rin sa labas ng himpilan. Marcelo, may sapat na dahilan para sa extension. Okay, ang detalye, pakinggan po natin sa pag-uulat ng ating issue balita patrol number 1, Ness Abrera. Ness, go ahead. Inihayag ni National Security and International Studies Expert Professor Romel Balawi na mayroong sapat na dahilan ang pamahalaan upang palawigin muli ang martial law sa Mindanao. Inihayag pa ni Balawi ang pagkakaroon ng kauna-unahang Filipino suicide bomber ay sapat ng dahilan ng pamahalaan upang extend ang batas militar sa Mindanao. Maaari ring gamiting rason ng gobyerno
nagpapatuloy pang transition period ng Bangsamur government at nagpapatuloy pa ang Marawi Rehabilitation. Nakatulong ng malaki sa peace and order sa Mindanao ang batas militar. Mula dito sa labas ng himpilan, Radio Patrol number 1, Ms. Aprera reporting. Okay, maraming salamat sa iyo, Issue Balita Patrol number 1, Ness Abrera. At yung mga sinasabi natin, Chris, baka may mga gusto kang batiin bago tayo magpaalam, no? Ayan, si na lang. Si Katipunero nag-comment sa atin. Si Katipunero Bayani at saka si Roel Gabriel. Sa akin kay sabi ni Sir Roel Gabriel is sabi niya, "Hi Chris Mago, gagawa ako ng 10 account. Accept mo ko ha. No. Isa lang, hindi pwedeng 10 kasi dapat isa lang talaga." Ayun. Oo, talagang ito, alam natin nagbibiro lang 'yan. Ayan, nagbibiro lang 'yan. Wag naman pong ganoon. Pagka ganoon magpaparami kayo ng accounts, ibig sabihin noon, hindi kayo matinong tao, ha? Kung kayo ay magpaparami ng accounts, pero ito nagbibiro lang 'yan. Yes. Kahit papaano mga kaibigan, ayun nga, sabi natin, gamitin po natin sa tama, no? Ayan, joke lang naman yan, Yerobel. Mga kaibigan, gusto man po namin kami ay magpatuloy ng magpatuloy, sapagkat siyempre, marami pa po sana tayong mga tatalakayin. Kaya lang, dumating na po ang oras na tayo po ay... magpaalam na naman. Pasamantalang magpaalam. Ayan, babalik naman sa Saturday. Ayan. Panatilihin po nating manood ng live at saka makinig. Dito lang sa J101.5 FM Big Radio. At mga kaibigan, sabi nga natin, yung pong mga kababayan natin na may mga problema sa inyong lugar, no? Wag po kayong mag-atubili sapagkat ang ating pong issue balita ay bukas po sa inyong lahat, ha? Para sa mga inyong kumbaga sa mga text, sa mga tawag ay muli po namin ibibigay ang aming cellphone number, ha? Kunin niyo at ito po yung ang sasagot po sa inyo diyan ay ang ating partner si Chris. Ayan. So pakisulat lang po So 0912-411-2285 at saka yung isa pa is 0946-055-2296. Tsaka partner, meron lang ako sang pahabol. Ayan, sa inyong mga kapatid, yung may mga negosyo dyan na gustong magpa-add sa amin. So, kontakin nyo lang po ako. Ako po si Chris Mago. Ikaw nga ba yun? Ako yung partner. Grabe ka. Magpapaalam na nga tayo. Nagpapatawa ka ba? Ayan, nagpapasaya lang bago tayo maghiwa-hiwalay. Nabigla lang ako. Ikaw pala yun. Grabe ka, partner, ha? Okay, mga kaibigan. Siyempre, ito rin po ang inyong lingkod. Oh. Ako rin pala ito. Ikaw yan, partner. Mga kaibigan, Dante Abrera po. Pansamantalang nagpapaalam. Kami po ay magbabalik sa susunod na Sabado sa ganitong himpilan. Siyempre, at siyempre sa ganito rin pong oras. Kaya marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at siyempre sa panunood, ha? Sa ating Facebook Live. Okay. Marami pong salamat. Mahal po namin kayo. Bye-bye.